tropa, ngayong araw ay nasaksihan natin kung gaano kalakas ang suporta kay Bongbong Marcos. At yan ay makikita natin sa napakaraming mga videos at sa mga photos na pinadala ng mga supporters. At talaga naman na napakarami talaga. At ito ay buong bansa at hindi lamang dito sa ating bansa, kundi pati sa abroad, pati sa ibang bansa ay nagsipag pakita ng suporta ang napakaraming mga Pilipino na sumusuporta kay BBM. At hindi natin maitatanggi ngayon na talagang siya ang pinakamalakas na kandidato at napakalayo, malayong malayo ang susunod na kandidato sa kanya, sa layo ng kanyang ratings. Hindi lamang sa mga survey, kundi yung aktual na mga war bodies na nagpakita ng kanilang suporta. At yung mga nagmotorcade ngayon, yan ay kusang loob na sumama, voluntaryo. Yan ay hindi binigyan ng pera, hindi binigyan ng panggasolina, wala silang dinimand na kahit na anumang bayad. At yan ay makikita natin na bukal sa kanilang loob, sa kanilang puso, ang pagtulong at pagsuporta kay BBM. Kaya hindi na siya pwedeng dayain, dahil ngayon ay magkakaalaman na kung ano, kung sino ang malakas. At yan ay walang iba kundi Bongbong Marcos pa rin. Mga katropa, ngayong araw ay nasaksihan natin kung gaano kalakas ang suporta kay Bongbong Marcos. At yan ay makikita natin sa napakaraming mga videos at sa mga photos na pinadala ng mga supporters. At talaga naman na napakarami talaga. At ito ay buong bansa at hindi lamang dito sa ating bansa, kundi pati sa abroad, pati sa ibang bansa ay nagsipag pakita ng suporta ang napakaraming mga Pilipino na sumusuporta kay BBM. At hindi natin maitatanggi ngayon na talagang siya ang pinakamalakas na kandidato at napakalayo, malayong malayo ang susunod na kandidato sa kanya, sa layo ng kanyang ratings. Hindi lamang sa mga survey, kundi yung aktual na mga war bodies na nagpakita ng kanilang suporta. At yung mga nagmotorcade ngayon, yan ay kusang loob na sumama, voluntaryo. Yan ay hindi binigyan ng pera, hindi binigyan ng panggasolina, wala silang dinimand na kahit na anumang bayad. At yan ay makikita natin na bukal sa kanilang loob, sa kanilang puso, ang pagtulong at pagsuporta kay BBM. Kaya hindi na siya pwedeng dayain, dahil ngayon ay magkakaalaman na kung ano, kung sino ang malakas. At yan ay walang iba kundi Bongbong Marcos pa rin. Tala mga kapartners, formal nang inendorso din ni dating Senate President Juan Ponce Enriquez si Bongbong Marcos sa pagkapangulo sa susunod na election. Ito naman ay kinumpirma ni Attorney Vic Rodriguez, ang spokesperson ni Bongbong Marcos. Nagpakita ng solidong suporta ang libu-libong motorista para sa kandidatura ni dating Senador Bongbong Marcos bilang susunod na pangulo ng bansa sa May 2022 elections. Makikita sa mga kuhang video ang halos hindi mahulog ang karayom na pila ng mga sasakyan sa Ilocos Sur para ipanawagan ang tuloy-tuloy na pagtakbo ni Bongbong Marcos sa susunod na halalan. Kitang-kita naman na tila nagkulay dugo ang ilang pangunahing daan sa Ilocos Sur dahil sa mga suot na pulang t-shirt ng mga supporters ni BBM, kasabay ng pagwawagayway ng pulang flag at lobo at pagbusina sa daan. Nauna nang tumanggap ng iba't ibang batikos si Marcos mula sa mga kritiko nito sa politika. Ngunit na nanatiling kalmado ang dating senador at tila ayaw patulan ang mga isyu laban sa kanya. Isa sa pinakahuling isyu nito ang mungkahing pagpapadiskwalipika sa kanya ng grupo ng sinasabing human rights victim sa panahon ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Pero nauna na rin sinabi ng COMELEC na wala itong sapat na basihan upang ipawalang saysay ang kandidatura ni Bongbong Marcos para sa May 2022 elections. Ayon pa sa maraming mga taga-suporta ng dating senador. Let's remind ourselves that na nasa gitna tayo ng crisis. Kahit tayo namumulitika,
huwag tayong gagawa ng kahit na ano na magiging mas mahirap pa ang buhay ng mga tao. Ang pinag-uusapan ko, yung mga nangyari sa nakaraang ilang araw, yung nagka-cancel, yung cancel culture na tawagin, na sinasabi dahil yung restaurant na yan ay sumusuporta sa isang kandidato na ayaw namin, i-boycott ninyo. Eh, huwag naman yun. Hindi naman tama yun. Dahil lahat naman ng lahat naman tayo Pilipino eh. Lahat naman tayo ay naghihirap. Lahat tayo ay naghahanap ng paraan para maging mas magandang buhay natin, para pakayamin ang mga anak natin. Huwag natin naman sila itamay sa... Huwag natin gamitin yung politiko para itamay sa kanila. Maging mas mahirap pa yung buhay nila. Nahirap na hirap na nga. Yun lang siguro. Thank you, sir. Thank you. Since there's no more questions to be asked... Hi, guys. So it's funny how it's been 80 years since Yolanda, and I do not see any type of transformative leadership that had happened there. If not for the side of the Duterte administration and President Duterte himself, who was practically the star of the Yolanda relief efforts. Because it was back then that I realized that Davao City really swooped in place everything that the national government was not capable of. Sadly, to me at that time, I did not see that President Duterte, back then he was mayor, could be president. There was no indication, except that it looked to me that it was, oh yeah, okay, so Davao City, the Davao City mayor is a badass. You know, he swept in, he was there, he brought all of his team, and he brought the help without, you know, without his name on it, without his face on it, because he just showed up for the people of Tacloban. And to me, that was like a precursor to seeing how transformative leadership really does get the job done. And it's funny that while everybody is posting about these commemoration videos and posts about what had happened in Yolanda, Leni Robredo chooses to dance quite awkwardly with the now Pink Lawan version of an artista. No offense meant to the social media personality she chose to be with, because of course we all need to make money during the pandemic. And I'm pretty sure that it was a calculated move to choose a popular YouTuber, to choose a popular social media star, but I want to remind people to choose influencers and choose people in media to inspire people, normal people like me, to be closer to the government and be proactive towards the government. I'd like to see candidates vying for office pick people with integrity, with sincere intentions of transforming the Philippines, not just for a certain paycheck. Because that's the reason why I don't want to be referred to as either a vlogger or a blogger. I don't want to be referred to as an influencer, because it has become so tainted and so insincere. Yolanda was a very devastating time for the Philippines. And it's ironic that Leni Robredo doesn't want to talk about that, because she wasn't the star, and neither was her ilk, which happened to be sitting in the national government back then. The star of Yolanda and rehabilitation in getting shit done was the Davao City government and then Mayor Rodrigo Roa Duterte. And funny enough, my dad, 8 years ago, since I couldn't and wasn't allowed to fly to Tacloban, my dad went instead. So there was a branch of the company that he was working for, and it was devastated too. So he had to go and rescue the people working there and bring aid and help and rescue, and basically bring them back to Cebu City from Tacloban. So my dad back then, he was vice president of this company, and he brought help to the people. But aside from that, he also extended help to a devastated community near the branch that was that he was
visiting. And he brought the generators out so that he could help and send aid. So that the reality of that is, Yolanda to me was a reminder that normal people like me can take part in nation building, in getting the message across that we must take part. But that's the thing though, because it can never now be used by the Pink Lawans because they were absolutely useless and of no merit during that time. When the Filipinos needed the national government, it was absent. And I just want to remind everyone now that if you remember every single tragedy that happened, even before the pandemic, the national government was present. The national government showed up. And that's what made me viral last year and changed my life forever was because I answered. After 5 years, I finally answered, why the hell would you look for a president and make Nasaan ang Pangulo trending for absolutely nothing? Because before you looked for him, his people were there. It's not the same as when it was the Pink Lawans in power because they're the last ones to arrive. This time around, the Philippine government is present. And only you shitheads seem to pretend to be blind and not see them. So again, I have nothing against Leni Robredo choosing an artista to get her ratings up a little bit. But might I suggest having an actual conversation on how the youth can actively participate in nation building and in a better Philippines and in the protection of the integrity of social media stars. Let's start with that. Ingat! Mwah!